Infinix Zero 5G. Ito yung pinakabago nilang labas na smartphone ng Infinix sa taon na to. Ang pagkaalam ko, ito ata yung first 5G capable na phone nila. So, tara, unbox natin. So, box. Ano ang design ng box? Actually, mahaba. Mahaba itong box na ito eh. Ganyan, no? Yan, kahaba yan. Tapos, yung kulay ng box niya, parang may pagka-gradient. Lalo na pag naaanuhan ng ilaw, iba-iba ang kulay. Yan. So, buksan natin yung box. Oh nga pala, ang variation ng Infinix na nabili ko ay 8128. Which is, yun lang naman siguro ata ang variation nila ngayon. So, yeah. So, tara, buksan natin yung box. Tingnan natin yung mga laman ng box. So, upon opening the box, makikita mo agad yung phone niya mismo. Yeah. So, ang laman ng box may kasama yung jelly case. Warranty card. Tapos, customer service card. SIM card pin ejector. Infinix dollar na ano na may nakasulat na welcome to join X Club. Yun. And then charger. Yeah. Na 33 watts fast charger USB type C. Yeah. So, punta tayo sa phone na mismo. At eto na yung phone. Yan. So, meron siyang 6.7 display tsaka Unicurve design. Yun nga lang, ang kulay nga pala nito ay black. Cosmic black ata yun. So, correct me if I'm wrong. Flash ko na lang dyan sa screen kung anong kulay nito. Nakalimutan ko kasi. So, Unicurve design siya. And kung napapansin niyo yung camera module dito, yung design ng camera ay wala na yung parang brick na may nakaharang dito, ang smooth na. Yun nga lang sa kulay na to, yun talagang yung fingerprint magnet to, tsaka smudge magnet. So, glass front, plastic frame, tsaka plastic back. Yun lang, yun yung design niya. And then yung camera niya sa harap, 16 megapixels selfie camera, and then sa likod naman ay 48 megapixels, and then 13 megapixels, and then 2 megapixels. Tingnan natin sa taas. Meron po siya dyang mic. Maliit lang. And then sa gilid naman, volume rocker. And then fingerprint and power button. Ito. Actually, mabilis ng fingerprint and power itong fingerprint scanner niya. Mabilis yan. Responsive. Tsaka sa baba naman, meron siyang Type-C port, loudspeaker, another mic, and 3.5mm jack. Tapos sa gilid, meron siyang SIM, dual SIM. And pag-usapan naman natin yung screen display niya. Yung screen display niya ay meron siyang Full HD Plus IPS LCD with 120Hz refresh rate. And then, pwede mo rin siyang babaan ng 60Hz. So, bali 60Hz to 120Hz refresh rate siya. And then 240Hz touch sampling rate. So very responsive to pag sa gaming. Okay. Ang battery naman ng phone na to ay 5000 mAh. So pang matagalan talaga to. Tapos naka fast charger ka pa na 33 watts. Siguradong di ka mabibitin sa paggamit nito. Siguradong tuloy-tuloy ang enjoyment sa paggamit ng device na to. So pag-usapan natin yung chipset niya. Yung chipset niya ay Dimensity 900 at 6 nanometers na yon, 5G capable. At yung connection niya pala nito ay yung Wi-Fi connection niya nito ay Wi-Fi 6 na. LPDDR 5, 8 gigs of RAM, tsaka UFS 3.1 na ano, storage.
So, mabilis. Mabilis to. Yung nits brightness niya ay 500. So, tingnan nyo. Yan. So, mababaan lang muna natin kasi hindi kaya ng camera ko. Yan. Tapos, sa Call of Duty Mobile, kung tatanong niyo, tatanungin niyo ako kung ano settings ng Call of Duty Mobile. Ito siya. Kaya niya ang max frame rate. Tapos, high graphics. Yun nga lang, pag pinindot mo yung high graphics, hanggang very high lang siya. Okay. So, kung gusto mo ng max frame rate, hanggang low graphics ka lang. Tapos, tong phone pala ay may sariling cooling system. So, kahit magdamag ka maglaro dito, minimal heat lang ang mararamdaman, no? So, test natin sa Call of Duty. Disclaimer pala, hindi pala ako naglalaro ng ML or other games. Ang linalaro ko lang, Call of Duty Mobile and Apex. Yun lang. Di na po ako naglalaro ng iba. Pasensya na po. Gaming muna tayo mga tols. Ang galing. So kung naghahanap kayo ng budget 5G phone, mare-recommend ko yung Infinix actually. Actually first time user ako ng Infinix. So, kaya ako siya in-unbox kasi gusto kong malaman kung maganda ba talaga. Tapos, i-review ko rin kung magtatagal ba talaga itong phone na to. So, yeah. Kasi more on gaming ako. So, more on FPS game. Call of Duty Mobile. Tapos, Apex Mobile. So, yeah. Nabili ko pala siya sa Shopee ng 9,999. Ang SRP niya is 11,990. So, nagkaroon siya ng 8% discount. And then, 1K na voucher. So, yun. Kaya naging 9,999. So, yeah. Kung may mga katanungan kayo or kung may man nakalimutan man ako dito sa video na to na i-bring up, magtanong lang kayo. Ha? Kasi hindi naman ako tech reviewer talaga eh. Nietest ko lang siya. So, di maglalive ano na rin kasi gagamitin ko rin to sa live, so susubukan natin talaga ang tibay nitong 6 nanometer na to, MediaTek na to. So yeah, kung gusto nyo makita yung live na yun, pusang galatong munok na to. Gusto nyo makita yung live na yun, visit nyo ako sa Facebook page ko na I am Rook. So yun, salamat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, subscribe, comment kung anong mga katanungan niyo. So yeah, peace, be safe, keep safe. Yeah, joints.